Samantala, kasama hong niyanig ng lindol ang Pampanga kung saan ilang estruktura nga ho ang nasira. At kaugnay niyan ay makakausap po natin si Pampanga Governor Lilia Pineda. Good morning sa inyo, Governor Pineda. Si Connie Season po ito. Good morning, Connie. Para sa mga nanonood po, nakikinig. Mm-hmm. Makiki-update lamang ho kami sa sitwasyon sa kabuuan ho dyan sa Pampanga. May balak po bang magdeklara na ng state of calamity? Ipapadeclare po yung state of calamity ngayon, Connie. Saka ngayon, dinag-declare po yung lahat ng 5-day-10 government officials, schools, walang pasok. Aha, aha. So, ngayon ho, nakatakda kayong magdeklara ng state of calamity. Para lang ho paglilinaw kasi medyo malabo ho yung linya eh. Oo. Magpapadeklare ho ng state of calamity, Connie. Aha. Kasi kailangan maraming asikasuin dito, lalo na dito sa building na gumuhos ora. Opo. Go ahead, ma'am. Go ahead. Pero hindi kasi mga bahay na nag-iba at saka marami tayong mga poste ng kuryente na natumba. Mm-hmm. Maraming damage lalo na dito sa segundo distrito ng Pampanga. Opo. Kailangan natin talagang ayusin muna. Inspeksyonin natin yung mga building lahat. Mm-hmm. May eksaktong bilang na ho kayo kung ilan ho yung casualties ng lindol sa inyo pong lalawigan? Yung sigurado na namatay yung dalawang mag-iwalan sa lubao. Tapos yung medical hospital na dead on arrival. Tapos meron silang nakuha. Kagabi, apat na patay. Tapos mm-hmm. Pito yung buhay. Merong mga injured na 20 sa mga hospital ngayon. Mm-hmm. Ngayon pa lang namin makukuha yung mga report kung ilan talaga yung casualty natin. Kasi 4 pa lang ito eh, palabaw. Okay. Mm-hmm. Wala pang report kung may ibang bayan. Sige po. Yung integrity ng mga building, sabi nyo i-inspeksyonin. Ngayon po ba yan mangyayari o na-inspeksyon na kahapon? Ngayon pa lang, Connie, kasi kagabi after ng lindol, padilim na, wala kaming power. Oo. Alright. Yung mga hakbang ho na ginagawa ninyo bukod pa dun sa mga nabanggit nyo nga ho na pag-iinspeksyon dun sa mga bahay na naapektuhan ng lindol, mga gusali, ano pa ho ang inaasahan po ng mga nasasakupan po ninyo, nagagawin po ninyo para ma-i-announce na rin po ninyo dito sa amin? Connie, yung mga hospital saka mga malls, itignan din natin yan. Lahat, saka yung mga opisina ng sa gobyerno natin, saka yung mga private. Mm-hmm. Alright, at marami-rami sabi nyo yan, yung mga maaaring nagkaroon na ho ng bitak o pinsala. Oo, yung may mga crack na. Mm-hmm. So okay, bilang panghuli po, ano ho yung tulong na kakailanganin ng Pampanga? Sa ngayon, Connie, yung worst na talagang tinututukan namin yung building na nag-collapse, no? Mm-hmm. Meron pa naman pondo yung kapitolyo para matulungan lahat itong ating mga pamilya ng mga casualty natin. Pero ang kailangan namin yung tulong ng DPWH para dun sa mga inspection at saka yung gagawin na yung mga tulay na ng crack, yung mga karsada na meron din damage. Mm-hmm. Yun. May tulay din hong may damage, ma'am? Meron din silang mga nakita na mga may crack na mga tulay. Tapos yung mga karsada. Alright. So kailangan talagang ma-repair din kagad yun. Sige po. Kami ho ay aantabay sa iba pa hong update na maaaring maibigay niyo po pagka meron ho kayong mga datos, no? Kung ano yung mga kakailanganin pong pakatutukan po na i-repair o kaya naman ho talagang mabigyan po ng karampatan po talaga na atensyon ng inyo pong probinsya. Maraming pong salamat, ma'am. Maraming salamat, Tony. Yan po naman si Pampanga Governor Lilia Pineda.